Ito isang mamagpalang umaga, hapon at tanghali at ito pong ating ebanghelyo para po sa araw na ito. Ito ay kinuha ayon kay San Lucas. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking tipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. May ilan naman na pagnanais na sila subukin. Patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit. At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang kahariang nahahati at magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, napakaganda po no, ang ating ebanghelyo sa pagkakataong ito, sa gabing ito, sapagkat itong ebanghelyo na ito, mga kapatid, ay nagpapakita po no, kung paano po tayo magiging matatag sa kabila ng mga mabuting ginagawa ng tao, ay meron pa rin kanyang kapwa na pumupuna sa kanya. At makikita natin, no, even in our own experiences, kahit gumawa man tayo ng kabutihan, ay may mga tao pa rin sa paligid natin na tinitingnan tayo na masama. Minsan pa nga nilalaglag tayo, no? Kahit pa yung mga taong palaging nakikita tayo na gumagawa, katulad ng ginawa po nating Panginoong Jesucristo, siya po ay tumulong, no, sa pamamagitan ng pagpapalayas ng demonyo sa isang tao. At ang demonyong yon ay kung titingnan natin at i-reflect po natin sa ating buhay, spirit of death, no? Spirito ng isang pipi, na kapatid. Spirit of mute. So, titingnan natin sa aspeto ng ating buhay, paano ba naging katulad tayo ng isang tao na inaalihan ng espiritu ng pagkapipi? Alam po natin, marami sa ating mga, sa ating paligid, no, especially, na nakikita natin that they are need ng ating tulong sa anumang aspect po. Marami po yan. Especially po sa pagkokorek, no, sa mga maling gawain. Alam po natin, no, dumaan na yung election, paparating naman ulit yung election, pero mananatili po yung marami po sa atin na parabang inaalihan ng spiritong pipi dahil hindi makapagsalita. Hindi siya makapag-express, no? At in some cases po ay parang nangyari na rin. Hindi lang parang, kundi nangyari talaga na sa nakaraang history ng Pilipinas,
ay ginawa din na pipi yung mga tao noon, no? Binusala, tinakpan ang bibig para hindi makapag-express. Kung ilalagay naman po natin, mga kapatid, ang ebanghelyong ito sa pag-reflect, no, sa ating spiritual na aspeto, tayong lahat po ay nakarinig ng salita ng Diyos, na mabuting balita ng ating Panginoon. Pero bakit po para tayong katulad ng peeping evil spirit, no, na pumasok sa isang tao, na para bang hindi tayo makapagsalita ng katotohanan, hindi natin ma-express ang ating pong nalalaman? Ano kaya ang mga reasons behind bakit hindi po natin kayang sabihin kung hindi natin kayang i-express? Pagkos ang ginagawa po natin, mga kapatid, ay tinatabunan pa natin yung katotohanan. As like what in this gospel, no, na nakikita po natin, mga kapatid, na sinabi pa ng mga tao na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng prinsipe o yung head of the demons of the devil, si Beelzebul. Grabe, no, mga kapatid. Kahit gumawa ka ng kabutihan, ang akusasyon at paningin ng tao sa iyo ay mananatili pa rin. Katulad niya, no, i-rate natin, mga kapatid, 10 is to 1, let us say 9 is to 1, no, out of 10, 9 yung nagawa nating mabuti, 1 isa ka isa natin tayo nagkamali, pero lahat ng 10 ginagawa nating mabuti ay mapapaliwala yon, dahil ang makikita na lamang, no, na mananatili ay yung 1 mistake. Pero tingnan natin, mga kapatid, even though yung ating Panginoong Jesucristo ay wala naman siyang nagawang kasalanan, pero pinupuna pa rin. Kaya sa mga taong nakakaranas po ngayon ng pagpupuna ng panlalait ng mga akusasyon na mali naman, huwag po kayong mag-alala. Dinaanan po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry dito po sa mundong ito. Kaya maging matibay tayo, maging matatag po tayo, patuloy nating tingnan ng ating Panginoon. At kung dumating man sa ating buhay na tayo ay parang inaalihan ng espiritong pipi, ay sana hingi natin yung tulong ng ating Panginoon, katulad ng ginawa dito po sa Ebanghelyo, ay talagang ang Panginoon ay nagpapalayas ng masamang espiritu, nagpapalayas ng espiritong pipi po sa ating buhay. At tatandaan natin yung last part na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko. Kaya nga, one time may nagtanong to sa atin, kung okay lang ba na you are Catholic but you are supporting sa LGBT yung kanilang pong mga adhikain. So hindi po, kasi hindi naman po yun kakampi ng ating Panginoon. Kalaban yung pagkakaroon po ng sexual relationship, no, ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. At labag na labag po talaga sa Panginoon yung same-sex marriage. Yun ang pinapahiwatig o ipinupush po ng ganyang organisasyon. Kaya hindi po magiging kakampi po ng ating Panginoon, kalaban. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi kakampi ay kalaban. At ang hindi tumutulong sa pag-iipon o nag-iipon o yung bagang nag-gather ng mga tao para po sa kanyang gawain, ay siyempre siya po ay nagkakalat. No? Kung meron po dyan nagsusurot, no, o patuloy na nagiging anay sa bawat organisasyon po natin, nako, ipagpanalangin po natin yan, kasi yan yung magiging yung katuparan ng nagko-cause of scattered ng bawat isa. Dapat sana'y maging one flock, pero dahil merong mga ganyang mga kasamahan natin o sino man yan magginagamit ng kaaway natin, ay ipagpanalangin po natin na tayong lahat ay maging kakampi at hindi po kalaban ng ating Panginoon. Sana po ay patuloy tayo nagabayan at patnubayan ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at lahat ng kadakilaan magpakailanman. Amen.